Q&A po tayo, Q&A. Q&A. Question and answer. Po ay may mga nadagdag na, no? Sa mga points natin. Kasi hindi na bago sa atin yung topic. Pero tinutukan lang natin today, no? So, nakakasama to lagi sa preaching. Pero, sana, ano. Yung pag-aano natin kay Nietzsche, medyo na ano yan eh. Atake na rin natin yung bagay. Sige po, question. Habang nag-halo-halo, masarap ba halo-halo? Nakain lang kayo. Bukas may bayad na yan. Salamat sa nag-ano, yelo. Nakain lang ka na, yes siya. Ha? Ala... Alalay, ha? Ikaw rin, nakailan ka na? Isa pa lang, ayun na. Mami. Refill lang ko lang yan. Isa pa lang. Diyan, ha? Nag-isip? Refill lang pa. Sige po, pwede yung magtanong. Isa pa lang. Ang tagal na ganun sa isa. Question. Mga na late. Sige po. Ano? Saan ko binili yan? Para natin masyaran yung ano na may pag-asa pa. Paano natin sya-syaran yung may pag-asa pa? Okay, very good, no? Ang way para siya rin yung mga hindi pa reprobate na atheist. So, kailangan mag-umpisa ka doon. So, kaso nga, ang hirap naman patunayan sa kanya na may Diyos. Tapos, andiyan ka na. O, patunayan ko muna sa'yo may Diyos. Medyo matagal. Tsaka, alam na natin yung mga argument nila. Okay? Kaya nga inaral natin eh. So, ganito yan. Ang style sa mga ganyan, dahil inaral din natin kanina, naniniwala sila na may Diyos eh. Kunwari lang, pinapalabas nila na walang Diyos at parang smokescreen ang tawag po dyan sa argumentation ha. Yung sabi smokescreen, parang ayaw nilang pahalata na naniniwala sila sa Diyos. Pero actually, alam nila may Diyos, di ba? Binasa natin kanina sa Romans 1. So, paano natin sila share ngayon? So, ang ginagawa natin dyan, ang style dyan is, sabihin mo sa kanya, assume muna natin na naniniwala ka na may Diyos. Ganun yun. Pag sinabing assume, tanggapin mo muna natin, ipagpalagay natin. Kasi nga, actually, alam na natin, alam niya na may Diyos. So ngayon, para hindi mahadlangan yung ating ano, gospel presentation, i-assume natin na may Diyos. Tapos kung ano yung gospel presentation natin, yun na yun din yun. Malaman niya na may Diyos. Alam niya na may Diyos. Alam niya na may Diyos, tinatanggi lang, ha? Ma-accept nila kasi yan yung paggawa ni Jesus. Hindi, kasi yung gospel presentation mismo natin, okay, pag in-accept niya na, at medyo binigyan ka niya ng ano, ng permiso na, sige, actually, sige, i-accept muna natin na may Diyos. Kasi pag yung sa mga atheist na yan, may nagturo din sa kanila, kaya ang ginagawa nila, yun na, smoke screen, okay, walang Diyos, walang Diyos. So parang, hindi ka lang makakapasok. Pag sinabi mong sa mga umpisa natin, o lahat nagkasala, according to who? Diba? Sa Diyos. Kasi nasa Bible. So kaya, kumuha ka muna ng pahintulot sa kanya na assume muna natin na may Diyos. Ganon. Ha? Baka matapon. Aiden. Ano? Sabi niyo kung sasakyanin natin yung hindi, silang makisakay sa atin. Oh, sasakyan natin na alam na sinasabi niya na walang Diyos, sakyan natin yun. Pero sabi natin, i-assume muna natin na may Diyos. Kasi hindi tayo makapag-umpisa kasi ang assumption ng Bible agad, may Diyos. At saka, inaral natin, alam na natin na may Diyos naman talaga at yung mga to,
alam na rin na may Diyos, pero sinasabi lang nila na walang Diyos. Hindi lang nila binibigay yung glory sa Diyos. Yung ibig ko po sabi, pag nasa isip nila walang Diyos, hindi sila maniniwala lahat ng sinasabi nyo po. Oo nga, pero nga, hindi nga ganun ang case. Sinasabi lang nila na walang Diyos, pero alam nila na may Diyos. Tinatago lang. Yes. Yun ang sinasabi nila eh. Sinabi ng Bible kanina, di ba? But when they knew God, alam nila eh. Alam nila may Diyos. Okay? So, ganun din. The same, pero patanggapin muna sila na or mag-agree ka muna kayo na, sige, assume muna natin may Diyos. Pag umuo yun, kung ano yung presentation nyo, yun mismo rin. Ngayon, kung pinapasok nyo ng pinapasok na, eh, sandali, hindi naman naniniwala may Diyos, assume nga natin muna na may Diyos. Okay, alam mo, assume, anong tanggapin muna natin, pagpalagay. Which is, alam naman natin, at alam din naman niya na may Diyos. So, susundan niya, ilang beses na nating subukan yan eh. Oh. Oh, gulat ka, pati yung mga sagot, alam din niya. Kasi mga conscience question yan eh, hindi naman yan rocket science eh. Hindi naman yan, ano eh, integral calculus eh. Ibig sabihin, ano, parang din silang ibang tao. Parang isang ibang tao din. Pero doon na lang magkakatalo, sabihin mo, i-assume mo natin. Kaya pag ayaw niyang assume, hindi nga ako naniniwala sa Diyos, hindi ibabay na yun kasi. Kasi religion lang kasi yun. Hindi, pag hindi nga, sasabihin mo, assume natin may Diyos, ha? hindi ako naniniwala sa Diyos, hindi ibabay na. Ibig sabihin, talagang ayaw, yun, haters of God yun. Baka wala nang pag-asa yun. Kasi hindi natin pipilitin kausapin yung ayaw natin, ayaw tayong kausapin. Okay? So kung may pag-asa, so ganito pala, kung may pag-asa pala sila, yung atheism sa kanila, parang religion lang. Oo, another, very good. Another religion lang yun, parang Catholic lang yun. Kung may pag-asa pa, yun ang tamang ano, assumption natin. Inaalam kasi natin kung may pag-asa pa o hindi. Hindi natin alam. So, the more na nag-uusap tayo, nadadiagnose natin, kanyang ano, kalagayan currently, dumalaman. Ngayon, pag hindi ka nga inalaw, di babay na. Pag inalaw ka, normal lang. Tama yun. Parang isang another religion lang sa kanila atheism. So, later, kailangan nilang mag-repent doon sa maling kaniniwala na yun. Tumanggap sila, di ligtas. Question pa. Ah. Ano yan? It is? Hindi. Okay. Ah, sila? Obviously, ganito na yan. Si Satanas kasi hindi naman siya original eh. Manggagaya lang yan. So, madalas ang gagaya ang tuturo doon. Hindi ko alam. Mga kalokohan lang yun. Pinapat, parang Catholic, di ba? May Bible sila, meron din silang Jesus, meron silang ano. Pero sablay. So, ganun din yan. Naalala ko kasi yung kinento na isang preacher. Yung mga mahilig daw sa pera. Parang ganun din, parang church service din, yung mga Amway. So, gagawin nila, may kantahan sila doon, ang kakantahan nila about money. Tapos may speaker sila doon, parang pastor din. About money. Tapos may Bible sila, about money rin. So, ganun. Tutumbasan nila yun. Oh, magugulat ka dyan. Sa, ano yan, parallel kasi yan eh. Basic, ano ng tao kasi yung sumamba sa Diyos. Kung hindi sila iniwala sa tamang Diyos, may ipapalid sila dyan. So, ba't gusto mo malaman? Yung tanong. Curious lang. Okay. So, obviously, hindi pa naman tayo nakapunta doon. Kaya hindi ko alam exactly. Pero, malamang doon lang yan iikot eh. Ganun naman ang ano, kalaban. Walang original sa kanila. Ginagaya lang nilang tama, tapos ito-twist nila. Okay, question. Sandy, naintindihan mo yung pinag-usapan natin? Ano yung ATS? Ano yung ATS? Ha? Mga, ha? Hindi mo narinig. 80s, ito yung mga taong dininiwala na may Diyos daw. Pastor, may care po ba sila sa mga members? May mga? May mga pakiribo ba sila sa mga okay.
Bihira yung sinasabi kong ano, ah, may church ang atheist, ah. Obviously. Iba dyan, parang club-club lang. Pero yung tanong mo, ano, may care. Nasabihin nila, meron. Pero anong klaseng pagmamahal bang labas sa pagmamahalan Diyos, di ba? Sinasabihin nila ganun, pero actually, madalas ay hindi. Parang tayo dati, no, unsaved ka. Yung magulang mo, mahal ka niya. Pero ikaw, mahal mo ba yung magulang mo? In a way, di ba? Depende nga sa tinuturo sa'yo. So, ganun din sila. Eh, lalo sila. Hindi nga sila niniwala sa Diyos, eh, kung magsinungaling man lang, kung magsinungaling siya sa inyo na I care for you, pero naging sinungaling sila, meron bang ano sa kanila yon? May pananagutan ba sila kahit kanino? O, eh, kung sa Diyos nga, wala, eh di, sa tao pa. Question. Sarap ba? Yes. Wala na ba yun yung last? Yun yung last? Wala na, uwi yan. Sige po. Question, yung mga late. Nakuha nyo ba? Sayang, yun. Kasi kanina, introduction, ano yan? Ano pa? Sige po, question, an answer. Question pala. May tinatanong kanina, sino yung tatanong bago tayo kumain? Sino yung tatanong bago kumain? Sabi ko, sagutin natin mamaya. Ha? Meron. Daddy, ikaw ba yun eh? Kalimutan, ang asaya. Ano? Ano? Sige na, tanong. You can't like crystal sa... Yung tanong mo ba nila, like crystal sa... Kasi may mga late. Kung kayo mahalong. Ah, okay. Kanina umaga, may nagtanong. Dalawa lang naman yung ano. Ang tanong kanina umaga... Yung Antichrist ba, atheist? So, ang sagot lang doon, yung iba. Yung Antichrist, siguradong atheist. Pero yung atheist, hindi siguradong Antichrist. Okay. O, tsaka yung iba kasi tinuro, ah, wala naman Diyos. Bata pa sila, ganun na. So, hindi naman ibig sabihin Antichrist agad. So, ano pa po? Christian. Naintindihan? Ano yung atheist? Yeah. Hindi naniniwala ang ano? Sa Diyos. Eh, unbeliever yun. Hindi niniwala sa? Sa na mayroong Diyos. Hindi, wala naman Diyos eh. Atheist. Ano pa? Uwing uwi na kayo? Darating lang ni ano eh. May mga authority din ba sila? Okay, ganito ah. Yun nga, parang club-club. Obviously, pag ibang club, hindi naman pang kalahatan yan. Pero actually, may mga ganun eh. Meron nga daw silang ano eh. Yung humanist naman yun. Okay, isa sa mga samahan yan, yung mga humanist. Ibig sabihin, yung tao lang, gusto nila walang Diyos, so mga tao-tao lang. So, makatao daw sila, oh. Kasi sinong tao? Di ba? Medyo ano yan eh. Medyo magulo. Pero, isa sa mga ano nila is humanist na tinatawag. Tingnan natin yung, tingnan may humanist, ha? Definition ng humanism. Humanism is a progressive philosophy of that without theism or other supernatural belief affirms our ability and responsibility to lead ethical lives of personal fulfillment that aspire for greater good. Okay.
Ibig sabihin, yun nga, ayaw nilang yung pinag-usapan natin kanina, di ba? Kaya sinabi ko yun eh, dahil dito. Kasi kinukonta nila, sinasabi nila, hindi ko kailangan maniwala sa Diyos para maging mabuting tao. Yun yung pala yung tanong dapat. Kailangan ko bang maging Kristiyano para maging mabuting tao? Lahat ba ng atheist hindi mabuting tao? Yan. So, ano sagot doon? Pwede bang maging mabuting tao o yung atheist? Okay, tama. Yung sagot dyan ganito. Pwede, pero hindi dahil atheist siya. Kasi, ganito mo yan eh. Nag-aagawan tayo eh, ng ano, di ba? Ng worldview nga. So, meron sila, sabi nila, ito yung tama. Eh, hindi ko naman pala kailangan maging mabuti. Ah, hindi ko kailangan maging maka Diyos para maging mabuti. Kahit atheist ako, mabuti akong tao. Pero ang tanong nga, to what degree ka mabuti? Anong ginagawa mo? Ibig sabihin yung kanina, example natin kanina umaga, maggalang ka lang magsalita. Mabuting tao ka na ba nun? Yung example natin kanina umaga, hindi nga kasi iba, over na nga sa sir, ma'am. Yes, sir. Pero pag paglagpas mo, pagtalikod nun, iba na. So, kaya ang sagot dun, pwede siya maging mabuti, pero hindi dahil atheist siya. Kasi ang logical outworking ng atheism is, kabaligtaran, yun na, gera, balikan natin yun, ha? Naintindihan niyo ba yung sabi ng logical outworking? Dahil siya ay atheist, ang madalas ang hindi niya gagawin, ganito nga, destruction, war, and moral decay. Yun ang natural dun. Eh, may kilala ako, mabuti, sa palagay mo lang yun. Kaya sila hindi nagnanakaw kasi pag nahuli sila, kulong. Hindi dahil kaya hindi sila nagnanakaw kasi mahal nila ang Diyos at mahal nila ibang tao. Kasi ayaw lang nila mahuli. Magkaiba yun, di ba? Naintindihan niyo ba? So, kung gumawa siya ng mabuti, hindi dahil atheist siya. Ibang dahilan. Yan. Pero ito, pag hindi siya mahuhuli, sa palagay mo, kasi atheist nga siya, wala naman siya pananagutan sa ultimately sa Diyos. Walang langit, impyerno. Sa palagay mo, hindi magnanakaw yun. Kung hindi siya mahuhuli. Sigurado yun. Kung hindi siya mahuhuli. So, kung hindi siya nagnakaw, oh, mabuti na. Hindi nga eh. Eh, nagbigay siya sa mahirap. Ginagawa ba na atheist yun? Ginagawa yun. Oh, pangloko. Kasi ganito po yan. Actually, ito, sambanggitin ko sa inyo. May isang kasi... Dati mao, yun nga, yun, example yun. So yan si Bill Gates, nagdo-donate po yan. Million, million. Pero yung pinag-donatean niya, gagamitin niya pala sa ibang bagay. Para lalong lumaki yung pera niya. Ang tanong, mabuti ba yun? In a way, mabuti. Pero in a way, hindi. Kasi pang sarili lang din pala eh. Tapos pinalutang niya pa na niloko niya pa ibang tao na mabuti siya. Mabuti ba yun? Mabuti ba yung pakitang tao lang? Mabuting tao ako kaya ginawa ko to pero hindi naman pala may iba kang gustong gawin. Para lalo kayo umaman. Hindi lalong hindi. Pero hindi mo masasabing, uy, asama niya ni. Anong isipin na masama? Gaganunin ka lang nun. Diba? Uy, that is morally, and what's morally wrong? Hindi nga ako naiiniwala dyan. Nakita niyo kung gano'n sila kahirap kausap. Kaya delikado po yan. So, nasagot ko ba yung may tinatanong mo? Ano yung tanong mo ulit, sorry? Yung... Namumuno sa... Ayan, namumuno sa ano. In a way, yes. May cards daw yung mga yun eh. National, parang American Humanist Society, may mga gano'n sila eh. So, kaya ingat tayo dyan. Tayo, may church tayo, pero sila, meron din yan. So against. Pero maganda dito, Pasto, paano patay tayo dyan sa mga yan, mayayaman yan. Protektado rin tayo ng Diyos. Alam nyo ba yung mga bagay na hindi sila allow ng Diyos? For example nga, yung bakuna na lang ha. Kitang-kita na natin nung una, pipilit nila yan eh. Paano nangyayang din nila ipilit? Somehow, pinotekta tayo ng Diyos. Pero kung lahat tayo kautaw ba yun? Ganyan. Kautaw ba tayo? Lahat tayo, sige po. Tagapagligtas na Pauchi. Iligtas mo kami sa virus na wala naman pala. Kung lahat tayo gumano, wala yun. Sapilita na yan, vaccine card na yan. Eh kaso may lumaban.
So meron yan, kaya ingat tayo. Pero bandang huli nga, di natin alam yung gawa nila. Di alam natin ang saling gawa nila, eh. Pero tiwala tayo sa Diyos at patuloy natin gawin yung kalooban ng Diyos. Kasi pag dumating yung panahon na talagang hinayaan ng Diyos tayo, alam mo na kung anong gusto yung mangyari, masa ano tayo yung mga yan, di at least sumunod tayo sa Diyos. Diba? So yun. Ano pa? Iniwala kay Satan, di rin. Okay. Okay, ganito yan. Oh. Ganda tanong, no? Kasi, pag 80s, totally sabi nila, walang Diyos, edi siyempre, wala rin Satanas. Pero katulad na sabi ko siya kanina, ito yung kanina sa yung mga proponent, no? Ano na umaga? Eh, yan. Gusto na yun. Yan, okay. So, pag hindi sila naniwala sa Diyos, syempre kalaban sila ng Diyos. So, sino susundin nila? Hindi kami, sarili lang namin. Parang humanist. Hindi kami naniwala sa Diyos, hindi na kami naniwala sa Satanas. Ang problema, pag lumayo pa sa Diyos, mas parang yung illustration sa mga tupa, di ba? Pag lumayo ka sa shepherd, tatargetin ka ng mga wolves. Hindi, pag depensa namin yung sarili mo, buti mo kaya mo. Hindi mo kaya eh. So ngayon, si Satanas ngayon, alam niya na yung gawa niya, tsaka yung gawin niyo. Okay? Tapos maano ka sa Diyos, lumalayo ka sa Diyos, anong gagawin mo? Di ano ka, parang natrap ka exacto dun sa gusto ni Satan sa'yo. And therefore, kahit sabi mong, di naman ako sumasamba kay Satanas, eh, andun ka nga sa lugar kung saan kayang-kaya kang silain ni Satanas, edi parang gano'n na rin. Tsaka yun lang naman ang gusto ni Satanas, hindi mo kailangang sambahin mo siya eh. Basta malayo ka lang sa Diyos, okay na yun eh, talo ka na dun eh. Yan. So, yun ah, kaya natin sinasabi yan, para hindi natin sila akusahan ng hindi naman. Ayun, wasamba kay Satanas eh. Huwag mong gano'n yun. Una, hindi mo alam yun. Pangalawa, andun na nga siya sa slippery slope na yun eh. So, tulungan mo na. So, be very careful. Kasi mahirap na labanan yan eh. So, again, yung mga bata, huwag mong i-attempt muna yan kung di mo kaya. Kasi ikaw yung arahin yan eh. Pero, yun. Questions? Mga late? Tanong? Nasagot ba yung sinatanong kanina? Ayun, yung pwede ba silang gumawa ng mabuti? Pwede. Ano pa? Iyon nga, kasi kunwari lang yun. Kunwari lang silang hindi naniniwala na merong Diyos. So kaya sila tinatanggi nila lang may Diyos kasi nauna yung galit nila sa Diyos. Okay. Eh, paano pag sinabi, hindi naman ako galit sa Diyos eh. Ano yan? Hindi. Pero actually, in effect, galit yun. Oo. Kasi, essential being nga ang Diyos, hindi siya pwedeng wala. Eh, ba't mo itatanggi yung something or somebody na very essential, katulad ng Diyos? Kung hindi ka naman galit sa Kanya, di ba? Tumari ako, hindi ako, wala akong tatay eh. Ay, hindi galit sa akin yan. Wala lang siyang tatay. Hindi galit sa'yo yun. Hindi ka inonor eh, di ba? Ha? Ano? Ano tanong? Kahit alam ko nila na ano, di ba may masama ko. Okay. Parang di masabing masama sila. Yan. Ganun. Iwas po sa'yo yung mga yan. Lagi kang nag? Lagi kang bumabalik lang sa Bible. Okay. Okay, magandang ano yan.
Medyo mahirap yun eh. So, kasi may circular argument na mali. May circular argument na tama. Okay? Alam niyo circular argument? Ibig sabihin, yung ano maganda? Bakit ka naniniwala sa Bible? Kasi sabi ng Bible, maniwala ako sa kanya. Tama ba yun? Sa mababaw na sense, totoo naman yun. Kaso, kung matutulungan mo nga siyang maintindihan na bakit ka naniniwala dyan? O di detalye mo. Para hindi maging circular. Bigyan mo ng laman ng substance yung claim mo. Yun yung pwede mong ano yun. Pero tama yun. Actually, ang gusto nilang gawin, alisin tayo dito. Mag-reason ka na sarili mo, yan sabihin nila. Alisin mo yung Bible, mag-reason lang tayo ng tao-tao lang. Ginawa sa akin yan eh. Kaso hindi ko lang pwedeng itanggi to. Kasi nga, ang totoo, hindi naman ako napakatalino, kaya ako na-determine na may Diyos eh. May nag-share sa akin. So, huwag kang aalis dun. Kasi pag nagsarili ka rin naman, tinataas mo yung sarili mo, actually, mabibitag ka rin dun. Kasi, parang gusto mong palabasin na naligtas ka or sample, tumalino ka ng ganyan outside of this, pero hindi naman yun ang totoo. Hindi mo kailangan tanggi yun. Ngayon, pag na-assert siya sa'yo, malamang ano lang din yun, na manifestation yun, na hindi niya kaya to. Diba? Kung sabihin mong, eh ba itong pinapalayo dito? Diba? Kasi nga, ito yung sandigan talaga natin, centuries, thousands of years na to eh. Gusto mo, patunayan mo sa akin, hindi totoo to. O nasa kanya yung burden of proof ngayon, hindi niya kakayanin yun. Kasi marami nang gumawa nun eh. Nung bata rin ako, yun ang inaano ko eh. Paano mo nasabing libro lang yan eh? Hindi lang to libro. Sinasabi yun ng mga baguhan, libro lang. Hindi lang to libro. Hindi lang to libro. Kahit mga kaaway ng Diyos, nagte-testify dito. Ibig sabihin, totoo daw to. Or at least, para mga Hudyo, di ba? Pag sinabi mo, totoo ba si Jesus? I mean, historical person ba si Jesus? Sabihin nito, oo. Kaya sabihin ng mga Hudyo, yes din. Pero galit sila kay Jesus, pero still, historical figure siya. O di, hindi nila pwede sabihin hindi na, walang Jesus historically. Yan ang gusto ko din. So yun. Magandang ano yun, input. Ano pa? Ha? Quotes, yun yung mga anong tawag natin sa mga kunwari Kristiyano sila, pero hindi. Tulad ng Mormon, Catholic, marami yan ng, ano, ng mga false Christianity. Ano pa? Aga pa, oh. Question. Dapat pa natin silang pilitin na maniwala sa Diyos. Nabanggit na kanina, di ba? So tayo walang pilitan. Eh, paano yung mga bata? Wala din. Pag anak mo, pwede. Hindi nang pilit, pero anak mo yan. So, parang pag kinakain mo yan, no? Anak, kumain ka ng gulay. Hindi kita pipilitin. Hindi. Alam ko, yan ang nakabuti sa'yo eh. Question. Yung maliit. Ano? Si Kim. Na ano ba? Bilis lang kasi. Ilang percentage ang tao ang atheist? Yan. Depende sa bansa. Okay? So, tingnan natin. Wikipedia. Atheist. Okay. Ilang percent?
ba? According to the, ano, 13% of respondents were convinced atheist. 11 were convinced atheist. 2017, 9%. Oh, ba't lumiit, no? Okay, ah. Kasi nga, nilalabanan sila, eh, no? Kahit mga Muslim po, kalaban nila, eh. No way, ah. So, malaki na rin yan, eh. Pero hindi pa rin ganun kalaki. Yan. Sige po. Anong? Yung mahiya. So, di ko alam kung nasa na kayo pag di ka nagtatanong. Ikaw, rap-rap. Hindi. Well, lahat yan eh. Lahat naman tayo binibigyan ng araw, ng hangin. Diba? Blessing. Yan nga. Yung napag-usapan natin last time, sinasagot ba nila yung panalangin ng unbeliever? So in a way, hindi. In many ways, hindi. Kumbaga, nagkakataon lang. Pwede kasi gawin ng Diyos yun na hayaan silang yumaman. Pero baliwala yung sa impyerno ka naman. Anong para sa inyo? So blessing, eh, lahat ang blessing umaapaw po kasi. Diba? Gaya ng delikado rin. Pero yun ang gusto ng Diyos eh. So lahat ba nakaka-receive ng lahat po, lahat ng blessing lahat yan. Eh, ba't kaya ginagawa ng Diyos yun? Hindi ko alam. Mabait, mabuti ang Diyos eh. Diba? Sobrang bait ka lang. Sakto lang. Ay, hindi naman hindi naman pinapatawad sa ano, di ba? Ito, masahin natin yung sabi sa Romans. Two, okay. The general despised thou the riches of his goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. So, parang sinasabi, ayun, buti naman masyado ng Diyos. Hindi, okay. Ano problema dun? Huwag natin pag-initan yung iba. Pag-pray natin, maligtas din. Kasi kawawa na sila sa impyerno. Diba? Hindi problema yun. Ngayon, ang sablay nila doon, hindi lahat maliligtas. Question ba? Musta yung mga kapatid mo? Si Joy ba yung isa? Saka si Daisy? Musta yung tatay mo? Okay lang. Question. Ayan. Mabi sa'yo eh. Ayun. Bakit sila nagiging? Okay, very good, no? So, maraming dahilan. Madalas sa hindi, nabanggit kanina umaga, no? Nakapalobin sa, ano, minsan sila ay pwedeng hindi sila naturuan. Pwedeng naturuan sila maging atheist. Pwedeng ganon. Pwedeng sabihin, eh, wala naman Diyos, wala akong makita, eh. Pwedeng nangihingi sila ng ebidensya na sobra-sobra naman, na kahit alam mo na may lumikha, hindi, kailangan makita ko anong, kailan niya ginawa exactly. O may lags, parang sa amin, may lags. Pag may nangyari, gusto kong malaman ano nangyari. Nakalag ba yon? Nakalag naman dito eh. Kasi yung pa rin paniwala, hindi gagawin ko sa'yo. So iba, nangiging atheist kasi naturo sa kanila yon or yung kanina, ito yung ano eh. Ito yung pinakamarami daw. Nagiging atheist sila pag nakaranas sila ng matinding oppression, abuse, or problema. Ay, namatay ng anak. Yung magtatanong yan, eh, hindi naturuan. Ang unang nakaabot sa kanya, ano, atheist din. Ay, namatay anak mo, kawawa ka naman, di ba? Walang Diyos. Dumali yun. Pag nadala ng emotion yun, oo nga, no? Emotional yung mga yan. Kaya mag-iingat kayo, may emotional kayo, may emotional ba dito?
Huwag kayong maging emotional, ha? Kasi ang emotion kasi, hindi mo exactly malaman kung saan pupunta. Ang emotion, maganda yan, normal yan eh. Kaso, pag siya na yung nangunguna, di ba, naalala niyo yung ating drawing? Nasaan yung emotion doon sa drawing natin? Yan. Sabi sa Bible, deceitful yan. Ba't mo siya susundin? Saan na ba yun? Church files. Ayan, oh. Okay, nasan yung ano dyan? Emotion. Ayan, oh. Sa heart, emotion. Sino ang dapat masunod dyan? Kahit anong mangyari, si will lang magde-decide. Pero pag nag... dito sa mind or intellect, parehong makamundo yan. Lalo yung body. Diba? So, dapat sundin mo yung spirit na naipag-communicate sa Diyos. Okay? Huwag kayo emotional. Ba't tayo napunta sa emotion? Paano naging atheist? Yan. Paano nagiging atheist yun? Pag naging, ano siya, masyado emotional. Sir, pwede po ba mag-topic yun kapag nasa-sensyalan mo po siya? Alin? Kung nari atheist po, kaya maniwala. Pwede po mo, ano, kunin niyo yung ano, pinaka-ugat po nung pwede. So, ano yan, ang sinasabi ko kanina, tatagal una. Pwede ka madiscarrel. Ngayon, kung sobrang, kunwari, talagang ano kayo, naghihintay kayo ng flight nyo or something na na-delay, okay lang yan. Pero sa atin, yung ginagawa natin, pupunta tayo doon, may oras lang tayo, medyo mahirap. Okay. Ngayon, kung may oras ka, sige, go. Pero huwag yun ang unahin mo muna yung gospel presentation. Ngayon, talagang umaayaw, tapos naiiyak-iyak pa, titansyahin mo kung matutulungan ba kita dyan. Yan. Kasi pag sinakyan mo naman nga yung emotion niya, parang sinabi natin na balik tayo sa kanina, parang sinabing, oh, tama yan, yung nararamdaman mo yan. Tama yan. Hindi ganun tayo dapat. Ano ba sinasabi ng Diyos sa bagay na yan? Diba? Kahit masakit ang isang bagay, tama ba? Kahit masaya ang isang bagay, tama ba? Ganun yun. Doon mo siya akayin. Okay, so may katanong ikaw. Yun. Ay, si Pame. Wala. Okay, pag kinonfess niya, kung bakit? Naniniwala kay Satan. Naniniwalang ano? Na? Ah, na Satan siya upunta. Hindi siya naniniwalang mabuti si Satan. Ano? Gusto niya kay Satan. Tumakbo ka na. Eh, gusto niya sa demonyo eh. Delikado yun. So, either ano yun, either... Mahirap yun. Bihira yun, di ba? Bihira yung ganun. Yung iba 80s, may Diyos ba o wala? Ganun lang. Eh kung alam mo na may Diyos, tas may Satanas, tas dungas sa Satanas. Iba yan. Iba level yan. Oh, Satanas. Pero yun, kung sobrang bata naman, questionin mo lang. Sigurado ka ba? Saan ka naloko? Ganun. Gusto mong masama? Ikaw, gusto mong gawa ka ng masama? Yung mga ganun ba? Kasi parang iba namang mga bata, tama rin yan, no? Nakakita ka ng batang ganun eh, na yung pumupunta ng extreme dito sa masama, di ba? Tapos, pero nagpapabida lang, parang yan, mga napapansin, yung magpapahikaw, o, oh, ayan, oh, may dugo-dugo pa, o. Oh. Ganun eh. So, yung usually ginagawa sa mga bata, ganun gawin mo. Gusto mo ba talaga yan? Satanas? Oh, ikaw, gawa ka ng masama, okay ba sa'yo? Parang ginagawa sa mga bakla, pag matindi ng brainwashing, okay lang yung mga bakla. Ikaw, pag nagkaanak ka, gusto mo bakla. Sabi ng ano, okay lang daw, di ba? Pero sabi ko, anong pipiliin mo naman? Another level na naman. Bakla o hindi bakla? Anong mas gusto mo? Hindi, sabi niya kasi, it doesn't matter. Kaya matindi na yun eh. Yung kasi ibang medyo konti pa lang yung brainwashing na nakuha niya, sabi niya, syempre, gusto ko naman yung normal. Okay, ito muna.
Ibig sabihin, may distinction pa siya. Kung wala na, ang hirap na nun. Diba? So, ganun din naman yun. Kaya isa panas ka mala, gusto mo, ano, dati, may anak ka o ikaw mismo, pag-tripan ka ng mga satanista, hati-hatiin nyo, gusto mo yon? Pag sinabi nyo pa rin oo, tumakbo ka na. Wala ka ng ano dun. Diba? Mas ano pa? Kinakalabutan ako sa ano. Ngayon, at least lumalabas yung ganyan. May mga kilala ba kayong ganun? Ikaw? Meron din? Kayo? Kim, may kilala ka mong ganun? Mga siraulo, mga satanista. Wala naman. Kayo? Lagundi. Wala naman. Ano, meron dahil bakla, ano? Kulto. Mga jugs. Hindi, mga kaya yung bakla doon, di ba? Kahit naman saan. Ano pa? Question pa, ano yung huling tanong mo? So nasagot na ba? Maraming dahilan, pero isa to sa emotion. Minsan napufrustrate, nagagalit sa Diyos, sinisisi nila yung Diyos. Yan, ano nyo yan ha? Kaya pag may gusto kayong tulungan, katulad niya, minsan sinisi mo yung Diyos. Either namatay ka, nawala ka lang taba. Ano kinalaman ng Diyos na binigay niya na nga lahat eh. Ngayon may mga pagsubok, iba yun. Huwag mo sisi ng Diyos kasi hindi nagkakamali ang Diyos. Nagkakamali ang Diyos, wala na rin tama. How do we determine kung ano yung tama at mali kung ang Diyos mismo nagkakamali? Okay na? Ano pa? Sir, may natatakot din po ba yung Diyos na may mga tao mas marami pa mag ano na natatakot ang? Diyos po ba na mas marami pa ang Diyos natatakot? Kinakabahan din po ba? Ayaw niya rin ganun. Hindi siya kinakabahan na ano eh, pero obviously ayaw niya nun. Okay. So, in a way, kasi ayaw niya nun eh. Siyempre, kasi yung peer mo yan. So, ba't naman natatakot? Hindi siguro natatakot yung term. Ano, nag-aalala. Oo, kaya nga tayo naman yung tinuturuan niya na ano, di ba? So, motivation natin, rewards, saka siyempre, mapabuti ibang tao ngayon. Nag-aalala ang Diyos. In a way, inaayaw niya nun eh. So, in a way, oo. In a way, hindi. Kasi kahit pang sanlibot, imagine mo yung buong earth punta sa impyerno. Ano sa kanya yun? Diba? Kahit mo ba yung, ano, yung YouTube? Yung earth, andito. Pag pinalayo mo pa, sobrang laki na space eh. Pwede naman siyang gumawa ulit ng earth. So, maliit lang tayo, pero, okay, mahal niya tayo. So, in a way, Sandy. Sige po, ilang tanong na lang. Mga dalawang tanong na lang. Napakawalan ko na kayo. Parang ano eh. Bakit na iyan? Anong gagawin natin? Kunwari, nagdududa ka na. Kasi may napanood ka. Parang nagdududa na akong may Diyos ba talaga? Anong gagawin mo? Tanong ka sa fellowship ka kasi di ka naman gangyari, di naman mangyayari yun kung lagi ka sa church eh. Nagbabasa ka, nag-pray ka. Pero kung sakaling nag-backslide ka, tapos nangyari sa'yo yun, eh, alalanin mo to. Ayan, panoorin mo sa YouTube. At sana madami na rin ngayon eh. Dumadami. Kasi nga yung mga findings ngayon sa science, sa modern science, sa halip na sabi nila, wala nang maniniwala sa Diyos, baliktad.
Kasi yung mga natutuklasan natin kahit sa science, wala tayong maiturong dahilan kundi ang Diyos. Yun, yun ang totoo. Ano pa? Ano may isip? Oo, oh, may isip eh. Bakit di nilang gawin ng Diyos lahat? Mananampalataya sa Kanya. Di ba? Parang masaya. Parang problema. Eh, hindi ko alam. Kasi nga, hindi, yun ang faith kasi. Hindi ka magkakaroon ng faith kung pinilit ka. So may kalayaan tayo. Hindi tayo Calvinist. Ano ba? Hindi ko alam yung iba sa inyo. Hindi ko alam kung nasaan. Ah. Na? Na ano? May kalayaan na ano? Na ano nga? Na? Uminom? Kalayaan na magsalita. Ano? Pag kalayaan, may context yun. May free will. Siyempre, lahat ng tao may free will eh. Sige, subukan mong i-frame yung tanong. Kami kalayaan sila kung lahat naman ng tao may kalayaan nga, may free will. Ngayon, depende na sa'yo anong gagawin mo. So may rule sasabihin ng Diyos. Pag ginawa mo to, pagpapalain ka. Pag ginawa mo to, mapapahama ka. May kalayaan ka pa rin. Kung matalino ka, ba't ka naman pipiliin yung cursing? Diba? Iba yung tanong mo. Sige, gumawa nyo. Kalayaan, siyempre. Ngayon tayo robot eh. Ano pa? Kahit saan, kahit hindi dito sa topic. Hey Den, malaglag ka dyan ha. Hey Den. Ano pa po? Without excuse. May excuse ba sila? Ayaw pala yung gusto ko sabihin na. May excuse ba sila? Mag-isip na kayo ng excuse nila. Ay, nakalimutan ko. Pinalalahanan mo. Ay, hindi ko alam. Sabi sa Bible, alam natin. Okay? Yun nga, kahit mga scientists nga, nare-remind sila everyday. Pag tingala mo, sino kang gumawa nito? Sigurado, hindi tao. May excuse ba sila? Eh, Muslim kami. Hindi tiis pa rin yun kahit paano. Ah, pinalaki ako ng ano eh. May konsensya ka. Huwag tatanong ka. Huwag tinignan mo yung statistics. Oh, atheist, 12%. Ano yung other yung 12? 88%. Oh. Yung laki nun, hindi ka magtatanong. Ba't sila naniniwala sa Diyos? Ako hindi. Oh. Wala kang excuse. Ano pa excuse nila? Lahat ng religion, ano? Pwede. Peke. Ganon. Pag may peke, may tunay. Ano pa? Eh, mga kilala kong religion, mga plastic eh. Lahat? Ikaw, hindi. Ako plastic ka rin, so, anong offense? So, hindi pwedeng dahilan yun. Ano pang excuse nila? Okay, maka-Diyos lang, hindi maka-tao. Kaya hindi tayo dapat ganun. Dapat maka-Diyos una, maka-tao din tayo. Pero kung nag-conflict, may time na nag-conflict na yan, sino pipiliin mo? Sinong tama? Tao o Diyos? Eh lahat tayo, alam tayo, nagkakamali tayo, nag-isising na tayo, mali. Ba't ginusto yun? Mali pala yun. Sino tayo sa gusto ng Diyos kasi hindi siya nagkakamali. Ano pang excuse nila? Hindi ako ganun katalin. Hindi, simple lang yung mga pinag-usapan natin. Ikaw, Juliana, naiintindihan mo yung pinag-usapan natin? Pwede ka nagtatanong. Kasi agree ka na. Hello, Justin. Sandy.
Ano? Kasi nang ano natin dito, pinaka... Hindi tayo nagpa-cute lang dito. Hindi tayo nagpa... Kung hindi na-steer yung ano mo, yung mind mo na magtanong, medyo failure tayo na. Kim? Question ka? Oo, yun ang sinasabi natin eh. Alam nila may Diyos, tapos atheist sila. Ginusto nila yun, pinilit pa even. Kasi napakalayo nun eh. Hindi ka na, ay, na, nadulas ako, atheist na ako. Hindi ganun. Kasi sa umpisa ko lang. Kaya titigas mo ng ulo niyo mga yan. Ngayon, ngayon, pag nag-share ka, ano, tinutulungan mo, di ba? Umalis ka dyan, huwag ka dyan. Tapos ayaw pa rin, ah. May tayo magagawa doon. Pero hanggat kaya natin, tulungan. Ginusto nila yun. Posible yun. Ngayon, depende nga sa level ng ano. Pwede mo nga, Steve. Okay na. Sige, pakawalan ko na kayo. Wala na eh. Sige. Let's pray. Lord, maraming salamat. Rapa po namin to Lord. Nakita namin na ito'y mabuti. Therefore, may wala kami excuse, Panginoon, na maintindihan, Panginoon, ng mga gusto yung mangyayari sa amin. Ay salamat sa amin. At least sa amin ay wala namang ganyan. Bata makaka-encounter kami niyan. Maging matalino nawa kami. Matulungan namin silang kaya pa, Panginoon. Ngayon, maging matalino rin kami. Determine kung may pag-asa pa hindi. Bata keep us safe, Panginoon. Nawa, hindi nyo naman ipantulot na maging majority, Panginoon. Ang atheist sa mga Pilipinas at kahit anumang bahagi ng mundo, Panginoon. So, kayo pong may taas dapat at ang inyong katotohanan. Para kami po ay magpalain nyo rin. Nawa, Panginoon, ay pray na after itong aming seminar, maging matibay na po sa amin, Panginoon. Ito ay witness against us kung kami pa naman ay hindi na maintindihan itong topic na to. So, pray na maging ma-establish ito, Lord, sa aming puso, Lord, na hindi kami padala sa kanilang mga propaganda, Panginoon. Alam nila at least, Panginoon, na may creator. Ba't kung may problema pa sila doon, Panginoon, yung mga tutulungan namin, tulungan. Kung hindi na, Panginoon, kayo pong maawa, Panginoon. So, ilang po, Lord, ingatan po bawat sa pag-uwi. Maraming salamat sa mga biyaya, blessing, sa mga naghanda, nag-participate, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen.